Nandito lang muna tayo saglit kasi napakaganda pong pakinggan yung mga hampas ng alon. Madami ngayon yung mga palutang-lutang. Ayan po. Pero kaninang umaga, sobrang linis to. Biglang lumitaw na naman yung mga basura. Doon din sa phase 1. Medyo madami-dami po yung mga nandoon sa phase 1. Tsaka high tide. Sobrang pumasok doon yung dagat sa may phase 1 na area. Punta tayo doon sa phase 2, dulo ng phase 2. Yun sa may J-Tubes, papakita ko po sa inyo yung pinakadulo nitong Dolomite Beach. Kasi yung phase 3 po, hindi na po ito lalagyan. Hindi na po yun lalagyan ng gray, ng white sand kasi gagawin po siyang fishing area. Pero dun po sa after po ng phase 3, meron pong mini Dolomite Beach po, no? Doon sa Yacht Club area. So once na natapos yun, i-update ko din po kayo kapag natapos na yung mini Dolomite Beach po. Grabe, sobrang init. Alas 3 ng hapon. Sobrang taas ng araw. Pero ang dami pong... Yan, so naglalakad po tayo papunta po doon sa dulo ng Dolomite Beach po dito sa phase 2. And then mapapansin nyo na ito na po yung dulo kasi meron po siyang harang na J-Tubes. Pero talaga naman po ano yung nilalakaran natin eh napakaputi. Ayan po, then napakalinis din po dito. Wala tayong mga nakikitang mga nakasamang mga basura. Pero mamaya mag-update tayo sa dagat kasi medyo... madumi at malabo yung dagat. May mga kaunti pong mga basura na palutang-lutang. Kasi high tide po ngayon, kaya ganito po yung nangyayari dito sa dagat ng Manila Bay kapag high tide. Ayan, malapit na tayo dito sa dulo ng Dolomite Beach. Nandito na po tayo sa dulo ng Dolomite Beach. At nakikita po natin itong palatandaan na meron pong J-Tubes. Ayan po, napakalaking J-Tubes po ang nandito sa dulo ng Dolomite Beach. Ayan, so makikita din po natin, meron pong 500 na nakalagay. So 500 meters po yan from phase 1 to phase 2. Dito po banda sa may J-Tubes. Ito po yung hangganan ng Dolomite Beach. Ayan, meron din po tayong nakikita ang mga naglalakihang mga kabatuhan. Tapos ito po yung dagat. Ayan po, oh, may mga lumulutang na mga plastic. Iba't ibang klase ng plastic. May mga basura po na nandito ngayon. Ayan, so naglalakad po tayo. Pero pakita ko muna sa inyo yung napakaputing white sand. Diba, ang ganda? Silipin muli natin yung dagat. Medyo malabo. Pero napakaganda pong pakinggan yung mga hampas ng alon dito sa dagat ng Manila Bay. Ayan po, no? So may mga kasamang mga konting basura dito po sa tabing dagat. Ayan. Sobrang lawa, ay sobrang haba nitong Dolomite Beach. Ayan, so may mga naipon na po yung ating Manila Bay Warriors na mga basura. Ayan, iniipon lang po muna nila. Kasi mamaya kukunin yan para isahan lang po yung pagkuha. Nilalagay po sa sako. Ayan, tingnan nyo po yung dagat. Medyo malabo at may mga palutang-lutang po na mga basura. Meron mga nakakasamang mga maliliit po na mga basura kapag gumahampas yung alon. Ayan po, oh. Naiiwan din po sa tabing dagat. Ayan po, meron pong mga naiiwan na basura.
And then, ayan, may mga, ayan po, may mga kahoy. May mga kahoy tayong nakikita. May mga isda na, oh, na madaming isda. Kaya lang, baka hindi nyo po makita kasi medyo malabo yung dagat. Pero napakadami po, ayan po, ang dami po mga isda na lumalangoy. Mga maliliit po. Naglalakad tayo. Pabalik po tayo doon sa phase 1. Kasi pakita ko po sa inyo ang dami po nating mga kababayan na nandoon. Pero dito po, sa papunta po doon sa dulo ng Dolomite Beach, wala po tayong ganong mga kababayan na nandoon. Pakunti-kunti lang. Hindi po katulad na nandun po sa phase 1. Talaga pong blockbuster yung mga tao po doon. Pero dito, konti lang. Kahit dito nga sa may gitnang area, wala. At sa may tabing dagat, wala. Doon talaga sa phase 1. Yan. So, approaching po tayo. Papunta tayo doon sa may Mandamus office. Ayan. Pero ang dami na nating mga kababayan dito. Nakaupo na. Yung iba naman, eh, nakasilip lang sa dagat. Ayan, yung ating mga Manila Bay Warriors. Malapit na tayo sa Mandamus office. Naglalakad tayo. Pero, ayan, kitang-kita na po natin. Tanaw na po natin. Kung gaano po kadami yung mga kababayan na nandito ngayon sa phase 1. Okay, ano to? Padre Faura Outfall. So, sa unahan pa yung phase 1. So, nandito tayo sa Padre Faura Outfall. Ayan, ang gandang mag-apak-apak dito sa buhangin. Ayan po. Napakaganda. Silipin muli natin yung dagat. May mga mangilan-ngilan pa rin po, no, na mga nasasamang basura. Pero nandiyan naman po yung ating Manila Bay Warriors na tuloy-tuloy po sa paglilinis. At hindi naman po nila ito pinababayaan ang dagat po dito sa Manila Bay. Everyday po sila naglilinis dito para makuha yung mga basura. Ayan, kita natin yung ating mga kababayan. Sobrang dami po dito. Dito pa lang to sa may Padre Faura Outfall. How much more doon po talaga sa phase 1, doon sa may malaking bato. Yun po yung pinakamadami doon. Pero dito, meron na sa may gitnang area. Di ba ang dami? Ang gandang pagmasdan na makita silang napakasaya.